At sa ibang balita, dahil bawal ang mangisda ngayon sa Panatag Shoal, naghanda na raw ang pamahalaan ng ibang mapagkakakitaan ng mga kababayan nating umaasa sa panghuhuli ng isda. At kabilang po dyan, ang pagtuturo sa kanila ng wikang Ingles para maging tour guide ng mga dayuhan. Nakatutok si Cedric Castillo. Sa munting bahay na ito sa ibabaw ng dagat sa Masinloc, Zambales, nakatira ang pamilya ng mangingisdang si Manolito. Sa dagat na raw umiikot ang kanilang kabuhayan. Mangingisda ng Panatag o Scarborough Shoal si Manolito. Kwento niya, mahina raw ang 5 araw na pamamalagi sa laot para matiyak ang magandang kita na umaabot sa 5,000 piso. Hindi na raw sana problema ang pangmatrikula ng 3 niyang anak na magkakasunod sa high school. Pero sa huling uwi nila galing Panatag Shoal noong nakaraang buwan, tila tinamaan daw sila ng tagtuyot dahil na rin sa tensyon doon sa pagitan ng China at Pilipinas. Kung mayroong mahuli yun, kung hindi kami pinauwi sa Coast Guard doon, pinauwi kami kasi noong 15 na, hindi na kami nakabalik. Ayaw na mapapayag yung mayari, pabalikin yung bangka doon. Tuluyan na rin nagdeklara ng fishing ban ng BFAR sa Panatag Shoal sa loob ng 2 buwan. Kaya nangangapa ngayon ang mga tulad ni Manolito. Bayaran lang lahat eh. Pagpayag naman sila. Ganun lang yung gawin namin. Nabigla kami. Tsaka nalungkot din kami dahil nga yung mga fishermen namin, alam naman namin dito na yan talaga yung major na fishing ground sila. So maraming families yung affected dyan. Kung di na sila makapangisda, malapit po dyan sa bawat Masinloc. So kami nangangamba kami. Sa bahaging ito pa lang ng Masinloc, daan-daang mangingisda raw ang itinuturing na 2 tahanan na ang Panatag Shoal. Damay sila sa itinalaga ng BFAR na 1 nautical mile radius na no fishing zone. Ito, tambay-tambay. Mag-ante-ante kung kailan malilinawan lahat na pwede na uling babalik mangisda, babalik din kami. Doon naman kami nabubuhay. May mga nakahanda naman daw na livelihood projects ang lokal na pamahalaan. Kabilang dito ang paghahasa sa mga mangingisda sa wikang Ingles para makapagsilbing tour guide muna sa mga dayuhan habang wala pang linaw ang sitwasyon sa Panatag. Nagsimula na rin daw mag-install ng mga payaw sa bahaging tubig malapit sa Pangpang. Pero di raw ito sapat kung dito lang aasa ang mga mangingisda. I don't think it would be enough, honestly speaking. So, ako, I'll be honest na hindi po enough yun. Kasi alam niyo yung kinikita nila dyan sa pangingisda. Hindi po matatapatan yan ng aming mga maliliit na livelihood programs lang. Para sa mga tulad ni Manolito, mainam ang plano ng BFAR na hayaan munang makahinga panandalian ang yamang dagat ng Panatag Shoal. Pero kung kailan nila ito muling mapapakinabangan, sana raw ay agad na mabibigyang linaw. Ay, hindi ko papayag ha. Talagang pilitin ko kung enrollment. Kung mayroong maanuhan ta talaga, pasukin. Yan lang yung ipag-ano natin sa kanila. Wala naman tayong lupa na yun. Dito tayo sa dagat. Pag-aral na lang yung pamana sa kanila. Mula rito sa Masinloc, Zambales, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras.